mga kabakal, andito na naman ako para bigyan ko na naman kayo ng bagong kaalaman naman, kunting kaalaman. Sa trabaho kasi namin, habang ano, nakita nila yung paggawa namin ng ano, yung railing yun, sa likita nyo sa likod, yung railing. Tsaka mayroon pa doon, yung mga railing na yun. Oh. Ayun, yung railing. Tatanong sila, yung pag-nuts ko daw ba ng atubo, kung pinagawa daw ba namin sa labas o pina ano sa notching machine. Sabi ko, hindi, ako na mismo yung ano, ako mismo yung gumawa niyan. Kaya ngayon ipapakita ko kung paano ko ginawa. Ito, ganito, notching machine. Notching machine. Yung pag nuts nito. Eh wala naman tayong ano, notching machine eh. Yung ginamit ko lang dito, ano lang, grinder lang. Yan. Ganyan. Napakadali. Alam ko marami nang gumawa nito, yung mga vlogger, YouTuber. Pero yung mga ginamit nila hindi stainless. Itong sa akin naman is stainless. Alam nyo kasi sa stainless kailangan pag gumawa kayo nito, kailangan 00 yung pagkadikit dito. 00 'yan. Kasi pag nakaangat 'yan, naku, napakagastos. Marami kang ubusin na argon. Pero mo pag ano ka, nag 00 ka niyan, pag willing mo ng tig, diretso ka na agad vaping. Hindi ka na mag-grind-grind pa kasi maganda lapat niya eh. Nakatipid ka na sa oras, nakatipid ka sa materials, sa consumable materials, sa argon. Mas maganda, yan, tiyan mo. Maganda yung pagkalapat. Yan. Tuturo ko sa inyo yan. Pero bago ko sisimulan yan, yung kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na para masundan mo yung channel ko. Marami pa akong ituturo sa inyo yung mga i-upload ko, kaya sundan nyo na lang yung channel ko. Lahat ng mga trabaho namin i-upload ko dito. Sayang nga eh, biro po yung mahigit 10 taon na ako this company. Ngayon ko lang naisipan na ipakita yung mga trabaho namin. Nahalos na libot na namin itong buong Pilipinas. Lahat ng ano, lahat ng may planta yung Coca-Cola, kasi yung company namin, yung project nito, halos ano, lahat Coca-Cola, Coca-Cola plant. Kaya lahat ng planta nararating namin dito, dagalugad na namin to, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Yan, Butuan, sa Cagayan de Oro, Imopia, nakarating na kami dyan. Ito yung project namin dito ngayon na to, e-school. Ngayon, papakita ko to kung paano ko ginawa. Simple lang. Hindi na natin kailangan dito ng mga formula kagaya sa mga pipe fitter. Eh alam naman natin, 'di ba, pag construction worker, karamihan hindi nakapagtapos sa pag-aaral, 'di ba? Elementary lang, high school graduate lang, 'di ba? Mahina sa math. Kaya hindi na natin kailangan ng mga ano 'yan. Tuturo ko na lang yung mabilis at na lang kung paano siya nakuha. Na 00 yung pagka-cut nito. Handa na ba kayo? Yung paalala ko lang, yung sa mga bago dyan, ha, mag-subscribe na kayo, mag-like na rin, mag-comment, o pakishare na rin para maraming makakapanood ng video natin. Ito na, sisimulan na natin. So, ito na nga guys, sisimulan na natin ang ating dagdag kaalaman na tutorial. Kung paano yung paggawa ko doon sa, ano, sa railing. Kasi tatanong nila yung ano, uunahin natin yung sa ano, yung sa rail post to top rail, yung naka-connection na yung naka-T, yung naka 90 degree yun, yung pag-nuts doon, yun ang uunahin natin. Ito kung gusto niyo makita yung ito ba, ito. Oh, di ba? Ganda. Isa pa nga. Okay, galing naman. Ah, ito na nga siya. Mayroon kasi tayong natitirang stainless dito. Dito sa paggawa namin ng railing, nagtira ako ng maiksi. Kaya ito ngayon, puputulin ko na lang to para pakita ko demo sa inyo. Pero bago natin sisimulan yan, saglit lang. At hindi nawawala ang kape. Kape tayo. Gusto niya? Ihigop ko na lang kayo.
Nakalabas na kasi tayo sa trabaho, kaya kape-kape na. Kape na yan. Ito na. I-atras ko lang yung camera para makikita niyo yung gagawin ko. Ito guys, yung puputulin natin na stainless. Yung ginawa ko, kukamwa, liha na lang yung ginamit ko pang, ano, pang guhit natin dito. Wala kasi ako manap na papel eh. Kung may papel na makapapil yun, ito kasi siya, akin liha na lang yung ginamit ko. Ito, so kahit siguro mga ganito kahaba na ano, pang demo natin, pwede na, puputulin natin. Yan. Wala yung ano ko eh. Yung steel pin ko, wala, nabubusan ng laman. Kaya ito na lang, chokestone na lang yung gagapitin ko. Pwede na. Kita naman ito eh. Yan. Madali na lang natin ito para mabilis matapos. Yan o. Kita naman, may guhit di ba? Puputulin na. Kailangan tayo sumuot ng protective sa mata para hindi madali. Halimbawa, ito yung top rail natin. Ito yung rail post. Kumbaga, tawag din sa iba, baluster. Diba? Baluster. Ito. Ito yung rail post. Para makuha natin yan, gumugulong eh. Tapos, lagyan natin ng lock. Yan. Para makagawa tayo ng ano, hindi na tayo gagamit ng mga ano, ng pattern-pattern na papel, sama may ano yan. Kasi kailangan na gumawa ng pattern, magsisimula tayo dito. Kukunin lang natin to. Ito, yung angat na to. Yung angat na yan. 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 Bali, pansya. 2 cm. Guys, kung nakikita nyo, 2 cm. Hindi ba na, nakikita ba? Basta tanda nyo, 2 cm. Yung tubo pala, yung tubo na to, ano to, didos. Didos to, ah. Didos. Yan, didos. Yan, didos siya. Yung ibabawas natin to, 2 cm. Yan. Ito na, ipapasok na natin itong guide natin pang putol. Kukuha tayo ng 2 cm. Yan, 2 cm. Guguhitan na natin ito, paikot. Pinaka tanda natin. Guhit na tayo, 2 cm. Dito, kung nakikita nyo to guys, yung nakikita pa. Ayun, yun. Yung dugtungan sa loob. Itatapat natin sa gilid yan. Ito, guhitan natin ha. Para makuha yung gilid-gilid. Siya, tapat siya, diba? Tapat. Tapat. Tapat, tapat. Yan. Kukuha lang ako dito guys ng ano. Mga 150 mm. Ito, tansya ko na to ha. Tansyado ko na yan.
150mm. Ito na ngayon, nakatingin natin. Hindi pa siya nakapit yan. Babawasan pa natin. Gagrind pa yan. Ayan. Igagrind pa yan. Yung cutting disc, huwag nyo gamitin na pang grind to, ha. Delikado to. Palitan nyo ng grinding disc. Yung mga gumagamit na yan, yung mga eksperto na, pero hindi advisable na gamitin to pang grind. Palitan natin. Para sa safety naman ninyo. At saka sa safety ko rin. Maganda rin gawing pang grind nito, yung flap disc. Flap disc yung pang, ano ng pang backing. Yan. Tanggal ito na. Ito, nahulog pa. Gagrind na natin ito. Ayan o, tingnan nyo guys o, galing ng pagkabilog o, di ba, maganda yung pagkakat nya. Ayan, ngayon, kung marami yung, siyempre marami tayong railing, yung maraming gagawin nito, yung kanina, yung ginawa kong pattern, yun yung ihiwain natin para guide. Pinakaguide siya. Pwede nyo siyang gamitan ng ano, ng ball pin para maano nyo, isulatan nyo lang yung sa loob para masundan nyo. Ayan. Tapos yung pag ano yan, pwede nyo nagupitin. Pwede rin naman na grinder rin na lang. Yun na lang guys, oh. Pwede natin grinder rin to, eh. Padaanan lang ng talim. Bali, ito na pinaka-pattern natin para gumawa ng marami. Meron tayong pattern para sa susunod na gagawin nating ano. Gagawin nating tubo. Ah, meron na. Oh. May pattern na tayo. Ipang sa susunod, mabilis na lang, hindi ka na magsusukat-sukat pa. Ito isasalpak na lang. Di ba? Yan. Ngayon, meron na tayo. Oh. E subukan nga natin pala ito kung naka-eskwala ito. Oh, eskwalado siya. Eskwalado. Yan, i-welding na lang natin yan. Eskwalado siya, di ba? Ganun lang mag-nuts nito. Tiyan mo. 0-0. Malaking katipira na yan. Pag nag-inang ka niyan,
Kahit na hindi mo na idaan ng practice, diretso ko na ng bapping cloth na. O, nakatipid ka sa ano, nakatipid ka sa oras mo. Mabilis ang trabaho. Ito kasi guys, yung stainless. Pag hindi mo sa 0-0 laki ng angat, lakas kasi humigop to. Lakas humigop, mawawala yung bilog ng stainless ito. Pangit na tingnan. Madideform na siya. Kailangan 0-0 yung pagka pit up mo nito para hindi, ano, hindi siya hihigop. Mabilis ka trabaho. Makatipid ka sa consumable, pati sa argon. Yan. Tapos, may isa pa silang tanong. Ganito. So, meron tayong 90 degree na ano, diba, gumawa na tayo. Meron tayong pang rail post at saka top rail. Okay siya. I-squala mo na lang yan. I-squala mo. Tapos, i-tack mo na dito. Tack ng apat dito, kabila dito, ilalim. Para hindi na siya gumalaw pag i-pull weld. Yung susunod naman natin nagagawin, yung mid-drill. Diba? Mid-drill. Naka-ano siya. Yan. Ito ba? Ito siya eh. Pag-pull ako. Ayaw naman. Saka, magic. Yan. O, diba? Yan. Ito na yung shot. So, ito may drill. Tapos, may isang tubo. Marami ang tatanong niya kung paano daw i-nuts siya na pantay, hindi siya tabingi, angat. Ituturo ko sa inyo yung sikreto. May sikreto yung pipe na to eh. Para hindi tumabing. Lahat ng pipe, mapa stainless man, galvanized siya, ginagawa sa mga bakod. Kahit sa PVC, meron eh. May palatandaan to para hindi ka maligaw. Papakita ko. Ito. Tingnan nyo yung loob ng ano ng stainless. Ayun, nakita nyo may dugtungan. Kaya ko tinapat yung ano na yan, yung pinaka, yung naka, ano niya, sa taas na pag-notching ko. Yan. Itinapat ko dyan. Kailangan, tatapatan nyo rin yan doon sa kabila. Tatapatan nyo rin yan para pantay. Alam ba, ipapasok ko to. Talabas yung nalaki ko. Ayaw mo pumasok. Nakapasok ko nga kanina, ngayon ayaw mo nang pumasok. Gusto siguro dilaan pa para pumasok. Hindi, joke lang. Ayun, tatapatan natin to. Dito sa kabila. Yan. Ito. Ito. Yan. Itapat natin yan. Dito, sa ilalim na yan. Oh. Yung sa dugtungan na yan. Dugtungan. Madilim na. Hindi makita yan. Dugtungan. Dumitapat para tapat din sa dito sa ilalim. Oh, kung makikita nyo. Ito. Ito. At saka, ito. Magkatapat sila. Yan. Kaya pag kinat yan, hindi ka na maliligaw. Hindi ka na maliligaw. Yan, o. Kaya pag nakatayo yan, yan, o, diba? Hindi ka maliligaw. Pag itayo, yan. Yan siya. Kaya mo, itiritso ko, o. Salpak na salpak yan, o. Yung guide natin, yan. Hindi sa lilihis. Ganun lang yung, yan, ganun lang yung pinaka-technique. Yan, tingnan nyo yan. Tapat yan. Ayun o, sa dugtungan. Ayun o, yun. Yun, yan. Ganyan, kakatik. Guhitan nyo lang ulit yan. Kung ano, kakatingin lang yan. Yan, guguhitan nyo lang ulit yan. Pag pinutol niyan, hindi na kayo maliligaw dito sa kabila. Kahit gano'n pa kahaba yan, yung tubo na to, yung railing. Tandaan nyo lang yun, yung sa baba na yun.
Yan yung dugtungan ng tubo na sa loob, makikita sa loob yun eh. Kahit anong klaseng tubo, mayroon yan. Makikita nyo sa loob yun, palatandaan yan, para makita nyo yung kabilang dulo. Kung tatapat siya. Yan, di na kayo maliligaw pag ginamit nyo ito, pag hinat nyo yan. So, hindi ko nakakatingin yan, nahahaba na tayo eh. Alam nyo na yan, di ba ako? Sundan nyo na eh. Ganyan lang. Hindi ko nakakatingin. Sundan nyo na lang to, di ba? Yan. Sa tulad ng sinabi ko, yun. Tandaan nyo yung dugtungan na yan. Yan. Itong nakalabas na to, yun, ganyan doon sa kabila. Dugtungan, o. Oh. Yan, o. Oh. Tatapat siya dito sa guhit. Tatawasin nyo na, hindi na kayo maliligaw. Mayroon na kayo mid-drill. So. Ito pala guys yung ginamit yung tubo. Ano yung siya? 1.2 yung ano niya kapal. 304 yung grade nito. 304 Adidas. Maraming salamat sa panood ng aking tutorial. Sa mga nagtapos ng video, maraming salamat. Kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Kasunod ko na video, isa-shoutout ko kayo, isa-isahin ko kayo. Yung kung bago kayo sa ano ko, sa channel ko, mag-ano na kayo, subscribe, mag-like, subscribe. I-share niyo pa. Mas maganda kung i-share niyo para marami rin yung ano, may matututo sa ating tutorial kung yun ay pumasok sa utak nyo. Pero napakasimple lang. Basta yung tinuro ko kung paano ka mag-notch na hindi ka maliligaw. Ayun na, ganun lang gagawin nyo. Napakasimple. So, channel ko mga kabakal, Bob Style Official YouTube channel. Meron rin akong ano pala sa ano Facebook. Facebook page Bob Style lang yung nakalagay doon. Gusto nyo i-follow nyo na rin, mag-like na lang kayo doon para makita nyo rin yung mga upload ko na iba. Maraya pa akong i-upload eh. So hanggang dyan na lang muna, hindi natin pahabain. Salamat ako sa inyo. Bye bye.